to. Parang ano, parang siyang wizarding world. Oo, oh, yun naman, very Harry Potter nga po eh. Oo. Oh, oh. Kilala niyo pa ba kung sino sila? Nagbablog din po ako, nagme-makeup. Tutorial. Wow. Nag-live selling kami sa online. Nag-live selling po kami online. And ano mga binibenta niyo? Damit po na puro pang babae. Ang mga child star noon, parehong vlogger na ngayon. Una natin silang napanood sa hit drama series na Bakeka. Ayoko. Baka mamaya, malaginip na naman ako ng masama. At ngayon, 15 years later, aba, mga dalaga na sila at may kanya-kanya ng mga ganap. Hi everyone, it's me, your Pambansang Beshi Yunis, and welcome back sa akin channel. Hey guys, it's me, your Pambansang Beshi Yunis, and welcome back sa akin channel. Ito lang kami, huminto kami sa May Puto Popular. Bibili kami ng puto. Di ba mas fresh talaga ako sa angulo? Pero ang pagdiriwang nila ng Pasko, may nagbago ba? Or same-same lang, gaya ng dati? Ngayong araw, samahan niyo ko alamin ang kwento ng tunay na buhay ni na Cristal Reyes at Eunice Lagusan. Mabait naman po ako ah. Galing mo, natalo mo sila. Kilala niyo pa ba kung sino sila? Ayan, hindi ka na matutumba. Sila lang naman ang mga batang bumida noon sa drama series na Bakekang. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan na tanggap kung ano man ako at kung anong itsura ko. Sina Eunice Lagusan o Charming at si Cristal Reyes o Cristal na kapwa dalaga na ngayon. At sila ang ating makakasama sa isang Christmas pasyalan. Ah! Hi! Hi! Mula sa panulat ni Direk Carlo J. Caparaz, na ginawa ng pelikula taong 1978 at isinabuhay naman sa telebisyon noong 2006. Ano ang pinagsasabi mo? Talaga namang tinangkilik at sinubaybayan ng mga kapuso ang Bakekang. Ikaw may kasalanan ano? Kung bakit nalaglag sa sabuno? Mami, huwag niya pong lalakpan si Charming. So, Cristal at Eunice, kwento niyo naman sa amin yung mga Bakekang days ninyo. Siguro po yung kahit na nag-work, na-enjoy pa rin po namin. Lagi po nilang ano sa akin po, pang-uto. Pang-uto? Pagka ano, pagka crying scene. Charming, galingan mo. May extra rice ka pagkatapos nito. Pag madaling araw po, umiiyak na kami. Tapos binibigyan na nila kami ng chocolate, ng coke, para ano. Yun na po, pasuhol na po lagi. As in, may toyo po kami. Sa'yo, extra rice. Opo. Pero nung time na yun, kasi diba yung character nyo sa show, magkapatid. Uh-huh. So, marami kayong eksena na magkasama kayo. Uh-huh. Tapos, pag nag-break, kayo pa rin magkasama? Opo. Kahit sa ibang show nga po, opo, kami pa din. Kaya sabi po namin na nag-usap kami ngayon, tayo kasing love team na rin. Para kina Eunice at Cristal, ang breakout roles nila bilang Charming at Cristal noon ang masasabing tumatak. At minahal ng kanilang mga tagahanga mula noon hanggang ngayon. Hoy Charming, mas parang ayaw pang kainin yung tsokolate mo. Parang ayaw ko siyang kainin. Gusto ko siyang itago. Binigyan nila ako ng screen name. Yung Cristal na yung pinagamit nila sa akin para doon na ako talaga makilala. So hanggang ngayon, pag may mga nakikilala ka, Cristal pa rin ang pagpapakilala sa'yo? Opo, Cristal pa rin talaga. Ano bang buong pangalan mo? Jolina Marie B. Reyes. Jolina Marie. Oo nga pala, JM. Kasi kaya JM. Kasi po, ano ba ng nanay? Kasi Jolina Marie. Okay, ikaw, Eunice. Ako tawag ko sa'yo talaga Eunice eh. Sa ngayon po, mas nasasanay na po silang tawagin akong Eunice. Kasi medyo nag-age na nga raw po ako. Pero halimbawa po, lalo sa GMA po, yung mga nakasama ko before, Charming talaga po sila. Tsaka yung mga dati na pong nakakanood sa akin, Charming talaga po. Kaya pag may tumawag sa akin, Charming, solid. Pag namatay ako, edi makikita-kita na ang soul namin sa heaven. Pagkatapos ng Bakekang, magkasama pa rin sina Eunice at Cristal sa sumunod nilang proyekto.
na Princess Charming. Iwan niyo po ako! Pero pagkatapos noon, nagkahiwalay na ng landas ang dalawa. Si Eunice kinailangan daw munang tutukan ang kanyang pag-aaral. At si Crystal naman nabigyan ng iba pang malalaking proyekto. Yun po, after nung bakekang Princess Charming kami, tapos after po noon, naghiwalay na kami noon. Nag-break na po yung love team na ako. Nag-ano na ako, nag-mga mata ni Angelita na po ako. Tapos after noon, dire-diretso na puro bagets yung role. Tapos yung kinaka naging transition ko po na medyo nagdalaga na yung role ko, yung Ana Karenina. Yes, Ana. Kaya yun po yung isa din sa hindi ko makakalimutan. Kasi parang doon finally na-realize na ng mga tao na hindi na ako child star. Nag-stop po ako for a year. Tinapos ko po yung elementary ko. Okay. Tsaka po bumalik ulit ng GMA. Talaga po pong si Imbiriana yung nag-alaga kay Ella? Ba naman. Isa sa pinag-usapang drama-rama sa hapon ang Primadonas at ang panibagong yugto ng programa dapat daw nating abangan sa pagpasok ng bagong taon. Eh, alam natin, Pasko ngayon, di ba? At dahil na-miss ni na Eunice at Crystal ang isa't isa, at ang Kapaskuhan ay simbolo ng pagmamahalan at pagbibigayan, ilabas na ang mga regalo. Ay, ang cute! Ano yan? Papaiyakin mo ako. Ay, alam ko yan. Oh, maganda yan. Papaiyakin mo ako. Oh my God, alam na alam mo ako. Oo nga, parang yung gifts nyo, may meaning talaga. Oo. Chocolate. Kasi po, naalala ko po noon, dati kasi pag naghihintay po kami ng service sa GMA, di po po may convenience store doon, lagi po kami doon nakatambay, bumibili kami ng chocolate, ganyan. At bakit naman libro? Bakit yan ang binigay mo kay Crystal? Sa personality niya po kasi talaga kahit dati, talaga yung shy type po siya. Kaya, so, parang maano, ma-enjoy niya po yung magbasa ng libro. Kaya sa kanya, yan po ang binigay. At may kasama pang bookmark. Po. May isa pa yata dyan. Oh, diba, alam ko po kung may isa pa. May isa pa. Pero papala. Pa, oh, diba? Ay, ang cute. May isa pa. Ang cute naman. Oo, parang paperclip na bookmark. Amo, tsaka parang kiligin ka na iyak. Thank you guys! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Wala po kami gift sa inyo, hug na lang po. Flying kiss, flying kiss. Ano, Christmas naman ng Love Live. Kasi first Christmas ko muna. Wow, first Christmas mo na may boyfriend. Opo. Dalawang tulog na lang, Pasko na. At syempre, tuwing Kapaskuhan, hindi mawawala ang mga awiting masarap pakinggan at awitin. Kaya alamin natin kina Eunice at Crystal, ano-ano nga ba ang paborito nilang Christmas songs? Eunice and Crystal, meron akong parang mini Christmas game para sa inyo. Ang gagawin nyo, parang sasabihin ko yung parang mga chapters or phases in your life. Tapos sabihin nyo sa akin kung ano yung Christmas song na bagay dun sa phase na yon. Okay. So ang first category natin is family. Kukwento niyo sa amin ano yung song na bagay sa family life niyo. Unahin natin si Eunice. Christmas song. Siguro po Jingle Bells. Bakit Jingle Bells? Kasi po parang alam ng lahat. Alam na lahat. Kasi yung story din po ng family namin, parang masyadong common. Lalo po na artista po ako. Masyadong alam ng mga tao. Tapos, ano po, masaya. Masaya na... Minsan, pag tinignan mo rin yung kanta, hindi masaya. Kasi ulit-ulit, gano'n po. Ikaw, Crystal. Ako naman, kabalik na naman po kasi ni Eunice, sobrang laki ng family namin. Sobrang ingay, sobrang gulo. Kaya siguro po, Joy to the World. Kasi pag magkakasama kami, parang punong-puno lang kami ng joy. Parang yung joy sa buong mundo, nakukuha namin. Kasi syempre, pag Christmas po talaga, parang family kasi talaga po eh. Kitang-kita sa glowing eyes ni Crystal na bukod sa masayang pamilya, ay merry at happy din daw ang kanyang love life. Curious ako dito pagdating sa love life. Kay Crystal ako una nakatingin. Okay po. Anong ano, Christmas song ng love life? Kasi first Christmas ko muna. Wow, first Christmas mo na may boyfriend. Opo. Hindi ko na all. Po, ay, joy to the world rin yun. Thank you, Lord. So, pero hindi ko po alam kung magkasama kami sa Christmas. Pero, syempre malamang po magkikita kami. Pero, joy to the world. Paano kayo nagkakilala? Ano po siya? Classmate ko po siya ng elementary. Tapos po, parang itong pandemic, na-reconnect lang po kami. Tapos, ayun, nagkausap. Grabe, may boyfriend na si Crystal. Ikaw, Eunice. Parang iba yung iyak mo sa iyak ko. Ano po? Crush. Crush lang. Ay, my crush. So, anong kanta yon? Parang alam ba niya, na-crush mo siya? Alam po niya, na-crush ko po siya. Oh my God. Baka nga mo, panorin niya pa tayo.
Shoutout naman. Shoutout. Oh, ano ko para sa kanina? Kanya. All I want for Christmas is you. Para maiba sa... Kaya lang din, siya pa rin maiisip mo. Kasi career. Anong kanta mo sa career mo? Sa Christmas career song? Ko po? Joy to the World. Yan naman po. Kasi okay. So far, may trabaho. Thank you. At ikaw, Crystal, anong career song mo? Parang Joy to the World pa din po. Kasi parang yung nangyayari sa career ko ngayon, sobrang so far, sobrang grateful ko. Sobrang saya din ng puso ko kung nasan po yung career ko ngayon. Sobrang saya ko na parang feeling ko nahanap ko na yung purpose ko, yung place ko, ganyan. Kaya joy po talaga. Aww. Oh, ito naman last. Para sa 2021, anong song mo for 2021? Ano po? Siguro Christmas won't be the same without Sa maagang pagpanaw ng ina ni Eunice, malungkot daw niyang haharapin ang panibagong taon. Kasi mag-miss pa siya si Mommy. But I'm sure, you know, nagbabantay pa rin siya sa'yo, no, di ba? No. Ikaw rin ba, Crystal, meron kang song for 2021? Yung po wala, it's beginning to look a lot like Christmas. Bakit it's beginning to look a lot like Christmas? Doon pa rin sa love life, diba? Year round naman kasi yung Christmas. Oh, sana all! Kaya it's beginning to look a lot like Christmas. Kasi maaga pa lang, parang Pasko na. At hindi malamig kung Pasko ni Crystal. Hindi pa tapos ang aming pamamasyal at kwentuhan. At syempre, marami pang picture-picture together. Oh, wow! Iba naman to. Parang ano, parang siyang Wizarding World. Oh, yun naman, very Harry Potter nga po eh. Oo. Oh. Ay, puro slime! Ah, slime! Ito, parang ano, parang... Mixing pot ng slime. Ang galing. Napapasa akin. Okay. Total, nandito na rin lang tayo at pag-usapan natin ng Pasko. Meron ba kayong mga tradisyon na parang nakasanayan na tuwing Pasko sa pamilya? Crystal? Kami po kasi pagka Pasko po, umuwi po kami sa Ubando sa bahay po ng lolo ko sa side ni Mama. Tapos yung mga kapatid po ni Mama, nandun lahat kami magpipinsan, ganyan. May mga games, ganyan. Mm-hmm. Kaya rin ba, Eunice, may mga family reunion, ganyan? Ever since po kasi dalawa lang talaga po kami ni Mama. So, pag po Pasko, minsan nasa bahay lang po kami, minsan nagugulo po kami sa mga kamag-anakan po namin. Pero bibihirang pagkakataon po lumalabas kami Christmas lang talaga. Tapos, favorite season ko po kasi ang Christmas. So, kapag po Christmas season na, gustong-gusto ko po yung part na pupunta kami ng mall, makikigulo sa Christmas run. Uy, guys, gusto niyo ng ano, refreshment? Meron dito mga potion mix. Ay, bet ko po. Ano gusto niyo? Sure, pwede kami mag-order ng tatlo. Sure, tatlong po. Potion mix. Sure, okay. Ang ganda dito, no? Meron kasi sila dito yung parang Heart of Imagination. So, yung parang theme nila is Hiraya. So, ibig sabihin yung mga nai-imagine mo, parang they come to life. Parang ganon. Ganda, no? Ang ganda. At saka bawat room po, iba yung Nagbablog okay. Din po ako, nagmi-makeup. Tutorial. Nag-live selling kami sa online. Nag-live selling po kami online. And ano mga binibenta nyo? Damit po na puro pang babae. Dahil na rin sa nature ng kanyang trabaho, madalas ay beauty tutorial at behind-the-scenes videos ang content ng vlog ni Eunice. Gamitin natin tong silver na to. Pang inner corner. Opak. Log. Hala, ano to? Surprise! Yung log na kanyang na kanina. Walaan niyo kung nasan ako. Ako ay nasa Hundred Islands, nakisabay. Ayan, sa wakas, makakasakay na kami ng bangka. Samantala, vlogging din at online live selling naman ang pinagkakaabalahan ngayon ni Crystal. Na sobrang laki. Na hindi ka mabubusog. Pag diet ka, ito yung gamitin mong spoon and fork. Yun yung sabi mo, kagagaling mo lang ng taping. Opo, yes, makalalabas ka. Kalalaya ko lang po. Laya na. Opo, nang laki-taping for Primadonna's book 2. Okay, so in between mga laki-taping. Nag-vlog din po ako, nagmi-makeup. Tutorial. Opo, tutorials. Wow. Pag may mga PR, PR package.
Oo. Ganda nga ng makeup mo eh. Di ba po? Kanina pa namin sinasabi kasi ang linis ng makeup ni Eunice. Ang ganda. Ikaw, Crystal. Nag-focus po ako ngayon sa channel ko. And then, may ang dami po kasi ngayon, di ba, nung nag-pandemic po, ang dami nating nawala ng trabaho. So, parang nauso po lahat yung sa social media ng mga trabaho na influencer, ganyan. So, ayun din po, binubus ko yung social media ko. Tapos, naglakas ng loob po ako ngayong pandemic na mag-open ng business kasama yung mga friends ko. Ah, wow! Opo. Yung isa po, nag-live selling kami sa online. Nag-live selling po kami online. And ano mga binibenta nyo? Damit po na puro pambabae. Okay. Opo. Tapos yung isa naman po, yung Kalila, ano naman po siya, mga canvas bag po. Kasama ko din yung mga friends ko. Ah, so yun po. So binibenta nyo rin online? Puro online po sila. Wow! Eto mga friends mo, mga kababata mo? Opo. Yung sa live selling po, yung Love Vira, ang kasama ko po doon, yung mga friends ko po, classmate ko po nung high school. Okay. Tapos po yung sa Kalila naman po, kasama ko naman po doon, yung mga classmate ko po nung elementary naman. Ah, okay. So, dalawang ibang kaibang set yon. Okay. Alright, okay. So, aabangan namin lahat ng mga yan at mga future projects pa ninyo. Maagang narating ni Eunice at Crystal ang kasikatan at tagumpay bilang mga sikat na child star. Pero maaga rin nilang natutunang harapin ang mga pagsubok at realidad ng buhay. Sa lahat ng mga pinagdaanan nyo sa buhay, sa career, sa pamilya, sa mga kaibigan, o si Crystal, unahin natin. Sabihin nyo sa amin, ano ang aral ng tunay na buhay ni na Crystal at Eunice? Hindi lahat ng plano or gusto natin sa buhay matutupad, pero hindi ibig sabihin nun na mali na yung nangyayari sa buhay mo, na nagkakamali ka, na failure ka, hindi ibig sabihin na gano'n. Minsan lang talaga, yung gusto natin para sa sarili natin, hindi yun yung gusto ni Lord para sa atin. Kasi meron siyang plano na mas okay, na mas maganda para sa'yo. At saka, hindi naman tayo nakakalimutan ni Lord. Lagi na tayong ginaguide, lagi na tayong dinadala kung saan talaga tayo dapat, hindi lang dahil gusto natin. Ang ganda nun. Ikaw, Eunice. Parang trust the process talaga. Second emotion po. So, parang kung ano po yung nandyan, kasi diba sabi po nila, you only live once. Hindi po naniniwala dun. You only die once. Isang beses ka lang mamamatay sa buhay natin. So, hanggat nandyan po yung pinahiram sa ating buhay ni Lord, eh, enjoyin po natin. Seize it. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Pia Arcangel. Bawat karanasan may mga aral na tumatata sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayo makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.